Okay guys, nandito tayo ngayon sa Anda de Boracay guys ha. Medyo magulo, makuha na yung dagat, magalaw ng dagat kasi nga nasa June na ngayon. Kaya kung ito yung mga babayaran nyo guys kung pupunta kayo dito. Ayan, babayaran ba to? Ayan o, tama. Okay, kasama namin yung mama ko guys kasi gusto niya sa sunset. Okay guys, nawala na yung sunset guys. Kasi medyo tanghali na, ayan. Ayan yung sunset. At yung dagat ay medyo magalaw na. Ayan na, magalaw na yung dagat guys. Hindi na tulad ng summer na medyo wan. Ayan o. Anda de Boracay. Ayan. Okay, so halika bi. Okay guys, yan o. Yan na yung araw guys. Napakasarap ng araw guys. At yung dagat ay magalaw na. Magalaw na guys dahil yan ay medyo papasok na nga po yung amihan. At dito pwede kayo magmuni-muni, TikTok sa umaga, exercise, lalo na kung summer. Pero marami pa rin pumupunta rito kahit na ganitong buwan. So pupunta tayo dun guys para maipasyal ko kayo, makita nyo yung buong kabuuan ng Anda de Boracay. Oh, baka hindi pa to exposed, hindi tulad ng Boracay na sobrang dami ng pumupunta. I hope na itong video na to makatulong sa tourism ng Anda. Kasi may nanonood namang tatlong piraso, lasing pa yung isa. Ayan, so hawak kamay yung aking mag-anak mag-ina. Ayan, so guys, okay ha, doon tayo pupunta para papunta tayo doon, ganon. Ha? Para makakita nyo yung kabuuan ng Anda de Boracay. Ayan sila ate oh, nagmuni-muni sa umaga. Alam ko local to eh. Ayan. So sorry ti ha. Ayon, dito tayo. Natandaan nyo guys, na picture ko sa FB page ko ang Anda Food Park. Ito yung area ng Anda Food Park guys. Ayan, pakita ko nga pala sa inyo yung dagat guys. Ayan, magalaw na. Hindi tulad ng summer guys na naka-steady lang yung dagat na parang mantika. Pero ngayon magalaw na siya kasi nga papasok na yun po yung mga habagat natin na panahon. Surfing area, surfing time na. Okay, surfing time. So dito naman guys ay mga sa munisipyo ng Anda. Ayan, likuran ng munisipyo ng Anda. Ayan o. Dati nung nag-aaral kami guys, high school, hindi namin inisip na isa palang paraiso ang nasa likuran ng aming mga eskwelahan. Eskwelahan din namin yung high school dito rin tsaka Anda. Kasi nga napakalayo na kuan na parang na kuan siya eh, na isla yung Anda eh. Ang original pangalan ng Anda guys ay Kinali. Kinali means yung kuan siya ba na banlas siya ng nabuhangin. Yung bang nabuo lang siya. Nabuo lang siya na hindi sinadya. So naging Kinali. Kaya Kinali Beach. So nakita niyo ito guys. Anda Food Park. Ayan. Doon naman ang mga residente ng Suba. Pero puntahan natin, alang-alang sa inyo guys. Ayan ha, ganun kahaba ang buhangin dito sa Anda de Boracay, which is dito ang mga local na, kasi nga yung mga bangka nila. At napakamura pa ng lupa dati dito guys. So walang bumibiling lupa dito dati. Kasi nga naman pagka magkakaroon ng high tide eh silang unang matatabunan. Yun ang nasa isip namin dati. Hindi namin alam guys na ginto pala. Ginto pala yung area na to. Wala, nahuli na ang lahat. Nagsipasukan na po yung mga mayayaman na may pera ngayon. So ayan guys, ito yung local nila guys. Ayan. Poblacion Anda Bohol ang kanilang kuan. So doon guys, Suba naman doon. Which is hindi na natin puntahan doon guys kasi
baka magkuha na natin. Dito lang, hanggang dito lang tayo. Ayun mga kwan, at pupuntahan natin Bandaron guys, para may kwan kay. Ganong kahaba itong Anda de Boracay. Ito yung pinaka nightlife, Anda Food Park. Ayan, which is hindi pa siya 24 hours na operated, kasi nga hindi pa nga siya, hindi pa ganong napupuntahan ng mga, marami ng turista, marami ng mga foreigner, pero hindi kasing lakas, kasing kuha ng tawag dyan, ng Boracay. Kaya nga sana itong video ko ma-inform ang ilan. Natatawa ko kasi walang nanonood sa mga video ko, pero ganun pa man, tuloy lang tayo kahit na walang nanonood. Ma-inform yung ilan na kung gusto dumalaw rito sa Anda de Boracay. Mura lang dito guys, hindi kasing kuha ng, kasi hindi pa siya ganong develop, kaya yung expenses nyo siguro hindi ganong mataas pa. Hindi pa ganong mataas, especially yung mga lodging dito at mga transient house, hindi pa ganong kuha. Sa amin may transient house, sa amin ilang unit lang naman, siguro 5 unit lang. Sana guys, kung naabutan natin yung sun na dumungaw ganoon padandahan, hinabol namin, kaya lang talagang tumangali na, mabilis pa ang araw, sumikat kaysa sa amin eh. Ngayon guys, napapansin nyo, maraming lokal na naglalakad dito. Maganda kasi talaga rito kung summer, kasi hindi makuan yung hangin, kumbaga maligalig. Ngayon maligalig eh. Pero ayun, may mga lokal na naglalakad dito. Naglalakad, kumbaga making memories, ika nga guys. Making memories at exercise na rin at the same time. Ganun. Tuloy tayo sa ating tour natin. Yung pinaka-function house yung area na yan. Maraming nagpa-function dyan ng reception ng binyag, kasal, mga birthday, ganon. Open yan sila dyan guys, at napakaganda. Huwag lang umulan, bumagyo, kasi mahirap. So may nagpe-prenuptial yata doon. Yan, prenuptial, shooting, mga ano-ano, memory. Ha? Ang kalaban lang talaga rito sa area ay yung ulan, kasi pagka umulan at medyo mataas ang may bagyo, ay talagang wala ang moment dito mga kuwan. Pero under the rain ay malaking kuwan, maganda. Maganda rito under the rain ng mga activities. Napakaganda rin. Ay, may mga salapati na guys, oh. Kalapati, ayan oh. Salapati. Ayan guys, ito yung guys, ayan oh. Yan yung mga na business diyan na pwede kayong magdaos ng kasal, binyag, yung mga accommodate niyan siguro 200 per person. Ganon. Ayan. So marami pa rito guys, isa lang to na kuan. Kasi marami nang pumunta rito na mga capitalism, ang tawag dyan, basta mga kuan. So may nagmi-maintain guys, kaya nga dyan na pupunta yung ating environmental fee. O, kasi lalo na ganitong panahon, magalaw na yung tubig, nagdadala na siya ng seagrass. Kaya yung area, especially dito sa area na to, ay kailangan mamintin yung kalinisan at namomonitor ng mga kuwan. So si kuya ay nagmi-maintain yan. Ayan o, minimaintain ni kuya. Diyan na pupunta ang environmental fee ng mga bisita. Pero ang mga local guys ay libre. Libre ang mga local. Ang mga turista, tama nung, libre. Ang mga turista rin ay environmental fee, no? Oo. Oh, so yan, si kuya nagmi-maintain. Kung wala si kuya, madumi ang paligid. So reasonable lang guys, at hindi naman mahal yung environmental. Tulong lang din para ma-maintain na yung kalinisan. Ayan. Kasi kung wala naman kasing ganun, wala rin, madumi yung area natin. Ayon ko sa inyo kung gaano kaputi ang buhangin, gaano kapino, ha? Gaano kaasuka lang kuan. Kaso lang may naanod na tsinelas. Ito guys ha, itong mga kuan na to guys, yan, kung makikita sa inyo, makikita nyo, yan butas na yan. Yan ang daan, ang bakas ng mga kuan yan, crabs. Yan. So,
Dadaputin ko yung buhangin. Ayan. At gaganin ko sa kamay ko. Ayan o. Ganon siya ka pino at kaputi. Ayan o. Wala kang makitang bato guys ha. O, diba? Wala kang makitang bato sa kamay ko. O, ulitin ko para kuna, ayan o. O. Diba? Itong area na to guys ay pinangalana ng Anda de Boracay. Base to sa Boracay sa Aklan. Katiklan ba? Kumbaga, kung hindi man siya papantay yung ganda, at least siguro mga 50% ng ganda ng Boracay. Ang kulang lang talaga rito ay yung nightlife. Nightlife ba? Anda Food Park ang number one pa ngayon dito. Sa panglibang doon wala na disco. Hindi pa gaanong kuan disco, hindi pa gaano. Pero kung ang hanap mo ay katahimikan ng iyong kaisipan, malayo sa kaguluhan ng syudad, eh ito yung part na to. Ngayon, nandito yung mga ibang nagninegosyo guys, malibang doon. Kaso lang medyo private na to rito. Hindi na accessible sa mga tulad namin, mga kuan lang, mukha lang libre. Ayan dyan, ayan o. So ipapasyal ko kayo dyan guys. Ayan o. Yan ang mga, may mga guest sila dyan. Kaya nga nakabakod dyan. So inangkin na nila yung buhangin dyan. Hindi ko alam bakit naangkin na nila. Supposed to be dapat ay accessible pa rin yan sa mga local dito. Pero ito at beach bar ang tawag. At sa awa ng Diyos, hindi ako nakakapasok dyan dahil may bayad dyan. Okay guys, may mga siguro sila ni Ate Kuya, mga turista siguro dito yan. So ito naman guys, nandito na tayo sa dulo ng beach bar, yung tinatawag na Anda de Boracay guys ha. Tandaan nyo guys, galing tayo doon guys. Ayan, galing tayo doon. Pinasyal ko lang kayo, tinur ko lang kayo para may idea kayo kung anong area to. At may nakahiga doon, baka lasing na to. Overnight pwede. Ayan, may nag-overnight dyan. Cottages. Ayan guys, cottages. Ayan. Another kwanto. May overnight siguro dito. Strictly no standby allowed. So, bawal mag-standby dyan pag hindi ka nag-rent ng cottage. Siguro talagang kwan yan. Mga tinatawag na private owner na sila. Ganon. Sana all. May ganon. So si Kuya natulog oh. Baka nag-overnight sila. Nag-overnight mga kabarkada. Ganon. Si Kaya lang magalaw na yung tubig guys. Talaga magalaw na. Pero napaka-con. Safety rito guys. Wala namang naitala na isang mga bisita ay nakuan. Kasi nagmumonitor yung kapulisan. Nagmumonitor yung barangay forces natin para sa kaligtasan ng mga bisita. Ayan, kahit kaya mag-overnight man tayo rito, ay hindi tayo mangangamba para makaroon ng hindi magandang pangyayari sa kaligtasan natin guys. Pero yan mga yan, ay private lahat yan, nakalagay 500 oh. So 500 yan guys, kayang-kaya naman yan. Sa amin, hindi na namin kakayanin yan. Masakit na sa aming kalooban yan. Pero yung mga kumikita ng magaganda, ayan. At ito naman yung sa classmate ko guys na isang nurse. Isang nurse, kabats ko, kabats namin mga high school. Isang nurse nakapangyari, nakabili siya rito at dinevelop niya as little Miami Beach Resort. Manabibisaya ako sa pagpo-pronounce guys. Pasensya na kayo, Bisaya talaga ako eh. Pagpasensyahan niyo na yung mga pronunciation ko guys kasi lumalabas yung pagkabisaya ko. Napagpapalit ko yung F tsaka P O tsaka O ganon kasi may mga kon kami, may mga tinatawag na intonation kami sa mga salita namin. Pero ito guys ha, kita ko, tingnan nyo ha, ito yung mga local dito. Ayan, local na siguro, hindi na siguro nabili to or may nabili man pero binigay siguro sa rights nila para magkaroon ng kasi kadalasan kasi ayan, Anda Bohol. Kadalasan kasi guys, kami, lalo na sa amin doon sa baryo namin, Kandabong, ay mga mangingisda kami.
Pero dito sila, mga may pira ang mga mangingisda rito kasi bakit di bangka lahat yan. Doon sa amin, sa Guan eh. Dito talagang bangka yan. Baka may pang turista nga rito eh. Di ba? Ayan. Pero kadalasan mga bangka, mga pambot, pambot sila. Sa amin kasi sa Guan guys, sa Guan lang kami doon sa baryo namin, Kandabong. Sa Guan lang kami doon. Kasi Guan eh, mas high-tech sila rito. Mas high-tech sila. So yan, siguro mga punato rito. Public one. Ito sila ate oh. Nagpipicture siya. Mga motorista siguro to. So guys, nakita nyo na kung gaano kahaba yung ating buhanginan. Ayan. Ang issue lang dito guys, sasabihin ko lang sa inyo. Ayan, din naman si Kuya naglalakad oh. Yung kunwari kami mga mangisda, divers kami tawag namin eh. Mga manumano na diving. Wala kaming equipment ha. Naiinis kami sa ganitong dagat kasi bakit? Ang layo ng laliman eh. Bago ka makakuha ng isda, malayo. Pero pagdating naman sa low tide, marami kang makukuha ng isda dyan guys. Lalo na kung itatrap mo yung isda, lalagyan mo siya ng net dyan. So bago mag low tide, nakaharang na yung net mo. Kaya pag balik na mga isda doon, naharangan na ng net, may isda ka na. Pero sa mga taong hindi gaano marunong lumangoy at gusto lang maka-experience ng water, sea water na experiences, tulad ng mga anak ko rin hindi marunong lumangoy, ayan, magiging kwan. Sa ngayon guys, kita mo malikot na yung dagat guys. Malikot na. Ayan, malikot na yung dagat kasi habagat na ngayon eh. Yung amihan sa Tavjan, sa summer, yun ang maganda ang dagat. So ayan, makita mo mga turista, makanong kahaba yung kwan, oh, yung sandbar. Nandun pa hanggang doon yan guys. Hindi na natin pinuntahan kasi talagang kwan. Pero kung kayo ang pupunta rito, pwede eh. Pwede kayo maglakad. Lakad-lakad. Ayan. So ayan guys, yung mga may issue ng depression, anxiety, magulo ang kaisipan, maraming kuhan. Sana mapanood nyo yung video na to at magkaroon kayo na idea. Kasi alam ko, hindi pa gaanong na pupromote to. Wala akong kikitain dito guys, wala akong, hindi ako nagpupromote para kumita ako. Ang akin lang, makapag-inform ng isa, dalawang tao. Tatlo, masaya na ako guys. Masaya na ako para makatulong sa lugar namin, Andabuhol. Andabuhol, matulungang may promote ang tourism. At ito yung mga kwan guys. Ayan o, cottages din yan. Yung mga nakalagay na sa buhanginan. At napayagan naman siguro ng local yan. Ayan o, cottages, up and down yan. Ayan, hindi ko na rin napupuntahan yan kasi nga may bayad yan. At kuan. Siyempre, financial kuan yan. Ayan. Sa mga hotel yan guys, sa mga kuan dyan. So, ako kasi turistang local ako eh. Turistang local kasi nag-base na ako sa Caloocan at bisibisita na lang ako kung may konting budget lang para makauwi dito sa Bohol. Kaya, ayan, hindi ako makakapunta dyan. Hindi ako nakakapunta dyan. Ayan, Anda di Tuba, Anda di Ginebra. Ibig sabihin, open yan sa inuman. Ayan, open yan. Magwalwal ka kung gusto mo. At pag nagulong-gulong ka na, gumulong ka lang dito sa dagat, walang pipigil sa'yo. Okay? So, dito guys, nakakaroon na ng pinch o kaya bakod. So, ibig sabihin, yung pamamayari ng yung mga resorts dyan, ayan, nakabakot na sila. Ayan, alam ko may guest list na doon. At huwag na natin ipakita sa inyo. Sila baka makuha tayo. Alam mo naman, pag may mga pera, ayaw nilang ma-expose eh. Oh, ayan. So, ito local na to rito guys. Ayan, may mga bangka na rin oh. Doon sa amin guys, sa tapat namin, Banila, Chandabong, Andabuhol, hindi na kami halos makaparada ng ganito. Yung, diba? Hindi na kami halos. Pero sila, binigyan sila ng area na maparadahan nila at meron yata ritong pinagtutulungan nilang mangingisda, mga fish net. Alam ko, ayan na, may isda na guys. So lalapitan natin guys, ha, lalapitan natin kasi baka makabili tayo sariwang isda. Ayan o, oh, may isda dyan guys, lalapitan natin guys. Ayan o, oh. Ayan guys, mga isda guys o, oh. Nung okay lang kumukuha ko anong video, okay lang kumukuha. Ano yung nagtaan mo gabi nung? Maraming kumukal, maraming sinista.
Ayan guys, oh, mababait naman sila dito guys. Ayan, ang tawag niya tayo, matang baka sa sa Tagalog. Ano nga sa Bisaya na? Tamarong. Tamarong, ano eh. Ang sabi, sir, yung mga balik dyan na o injure na? Pila may kilo ni sir? Ha? Ah, 250 de guys. Oh, sariwa, galing sa dagat. Ayan o. Oh. So, Bisaya guys, ang tawag dyan, taan. Taan means, lalagay mo dun sa dagat, kasi kinabukasan, kunin mo yung pukot. Ayan. Ayan o. Oh. So ito guys, yun mga bangka yan. Ayan mga bangka, mga pambot. Ayan. Ha? Okay guys, ito ayan. Ang dami nila dito guys, ayan. So pinakadulo na to. Na kung luta ito guys, pwede natin matawid doon. At marami dyan mga lodging. Mga lodging dyan, hotel na nagtayo. Yung mga may pera talaga. Yung mga malalayo. Kaya hindi kayo magangamba guys. At nakita nyo yung halaga ng isda guys. Siguro sa loo na yon may sumalo ng tinatawag na labasiro. Sinalo na niya kaya 250 na ang per kilo. 250 siguro talagang kuha na. Ibig sabihin talagang halos papantay na sa Maynila rin yung presyo kan kahit galing sa mismong dagat. So ayan guys, ayan oh, ayan. Oh. Ito na yung dulo ng Anda de Buracay guys ha. So nandun din pala, ay mayroon din pala mga isda dito guys. Ayan. At taan din yan sila, kumukuha ng mga kit kuha nila. Oh, so kung may 10 kilo ka palang isda, may 2,500, hindi na masama. Kasi yung minimum ngayon bago ka kumita 8 hours. Masakit na yung balaka. Kaka. So mayroon silang tinanim diyan guys, ayan oh. Yung tinanim nila. Ayan, hindi ka na pwede makapasok diyan guys. Kutong naabuti natin dyan pagka pumasok tayo ano. So yung mga dito, ayan, dati kati dito guys, kuwan eh punta, huwag kayo maingay guys sa atin na to ah. Pag nagdi-date kami rito mga ligaw-ligaw, dito kami kasi walang tao rito guys. Ayan, dyan ka lang, oh, sa ilalim oh. Oh, magliligawan kayo dyan oh. At dyan ang mangyari na dapat mangyari. Wala kayong disturbo rito kasi walang katao-tao rito, wala dyan. Kuwan yan. Dito ah, sa gabi ah, sa gabi, sa hapon, ganun. Kasi marami dito mga isda eh. Pero hindi naman palagi kwan. Umaga lang dito eh. Pag umaga lang. So guys, nasa dulo na tayo. Tapos na tayo. Ayan, dulo na. Dulo na. Tapos na tayo dyan guys. I hope na ang mahaba ng araw. Magja-jogging na rin ako. Natour ko lang kayo guys. Tinour ko lang kayo dito sa Anda de Buracay. Anda Bohol. O Anda Bohol guys. I hope na na-inform kayo ko. Na-inform ko kayo dito sa kuan, sa video ko dalawa tatlo, okay na, masaya na ako doon. At ayan, I hope na okay guys, I hope na inform kayo, nasiyahan kayo sa presentation natin ngayon, sa video na to. Kung nasiyahan kayo guys, makahingin ng like. Kung para napangitan kayo, hindi maganda ang dating para sa inyo, i-dislike nyo guys, yung video yun lang naman. At kung gusto nyo magkaroon ng tinatawag na update, sana mapindot nyo yung subscribe tsaka yung notification bell. At kita-kita tayo sa sunod na video guys. Bye-bye guys. Bye-bye. Nag-usap kami nung pahabol ko lang guys sa video na to. Nag-usap kami nung parang pinakamayari nung bangka nung may isda kanina. Sabi ko mabuti pinayagan yung mga bangka ba dyan. Sabi sa ngayon kasi hindi pa na-develop na. Pag na-develop na sila, lulutang-lutang na lang ni mga bangka nila. Kaya nga ako, hindi rin ako nakapagpagawa ng pambot sa aming baryo guys. Kasi pinapalayas na kami yung mga kwan eh. Mga lokal sa mga ganito. I hope na, ewan ko, hindi ko ayok makialam sa kwan, sa isyuha ng tourism tinatawag na kwan. Pero kawawa naman mga lokal. Wala na maparadahan ng pambot na kwan, no? Sige guys!